Mga kwentong pambata. Ang araw at ang buwan. Noong unang panahon, may isang pamilyang nakatira sa Nayon. Tatlo sila sa pamilya, si nanay, si kuya, at ang bunsong babae. Nakatira lamang sila sa isang maliit na bahay kubo. Isang araw, nagpaalam si nanay para maglakbay sa kabilang bayan. Anak, pupunta muna ako sa kabilang bayan. Meron akong trabaho para sa isa sa pinakamayamang pamilya doon. Pero babalik din ako bago magdilim. Alagaan mo mabuti ang kapatid mo, ha? Huwag po kayong mag-alala, inay. Ako na pong bahala sa kanya. Dito lang po kami sa bahay. Basta po, bumalik kayo bago dumilim, ha? Oo naman. Mag-uuwi ako ng masarap na bibingka para sa inyong dalawa. Wow! Bibingka! Paborito ko yun! Pagkaalis ng kanilang nanay, nakaisip ng ideya ang dalawang magkapatid. May naisip ako. Ano yun, kuya? Buong araw mawawala si nanay. Wala naman tayong gagawin dito. Siguro mas maganda kung sorpresahin natin siya pag-uwi niya. Magandang ideya yan! Pero paano? Sinama ng kuya ang kanyang kapatid sa isang taniman ng kastanyas malapit sa kanilang bahay para pumitas ng sariwang kastanyas para sa kanilang nanay. Nagdala siya ng isang mahabang patpat habang nagdala naman ang kanyang kapatid ng isang basket. Paglapit nila sa puno, sinimulan ni kuya ang pagpitas ng kastanyas gamit ang kanyang patpat. Kailangan lang nating alugin ang sanga para makuha natin ang lahat ng bunga ng puno. Hindi na natin kailangang umakyat pa. Oo nga! Tapos sasaluin ko na lang sila ng aking basket para makarami tayo! Napuno nila ng kastanyas ang kanilang basket at naglakad na sila pauwi. Binalatan nila ang mga kastanyas. Isa-isa nilang tinanggal ang balat at inipon ang matatamis na mga bunga. Gusto sana itong tikman ng bunsong kapatid, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang kuya. Wow! Ang sarap naman yan! Pwede bang matikman yan? Teka, hindi. Lulutuin pa natin ito at ibibigay kay nanay. Kaya huwag muna natin itong kainin. Nakalimutan mo na bang sorpresa natin ito para sa kanya? Oo nga, pumasok na tayo para magluto. Palubog na ang araw at nagmamadali ng umuwi ang kanilang nanay. Nag-aalala siya para sa kanyang mga anak. Buong araw kong iniwan ng walang kasama ang aking mga anak. Sana mabuti sila at nakakain sila sa tamang oras. Binilisan pa niya ang paglakad habang patuloy na iniisip ang kanyang dalawang anak. Hindi niya namalayang may sumusunod sa kanya na nakatago lamang sa likod ng mga halaman. Nakaramdam siya ng takot nang makitang may gumagalaw ng mga dahon. Lalo pa niyang binilisang lumakad, ngunit isang tigre ang lumundag sa kanyang harapan. Kanina pa kita sinusundan sa paglalakad mo. May naamoy ako mabango sa dalamong basket. Kung di mo na itatanong, nagugutom na ako. Ano lang to? Mga bibingka? Bibingka? Gusto ko yan. Lagi ako naglalaway dyan. Sa'yo na lang lahat yan kung yan ang gusto mo. Siyempre, gusto ko. Akin na yan lahat. At gutom na ako. At binigay ng nanay ang mga bibingka sa tigre. Agad siyang tumakas habang kumakain ito. Tumakbo siya sa kabilang direksyon at naghanap ng daan pabalik sa bayan. Pero nahuli siya muli ng tigre. Hindi ka basta-basta makakatakas sa akin. Pero binigay ko na sa iyo lahat ng bibingka. Hindi totoo yan. Mukhang may tinira ka pa. Dahil may naamoy pa ako. Nasaan na? Akin na yan. Lang ako ng dalawa para iuwi sana sa mga anak ko. Paborito rin nila yan eh. Akin na yan! Ibigay mo sa akin yan o ikaw ang kakainin ko! Ito na! Kunin mo na at pakawalan mo na ako! Hinihintay na ako ng mga anak ko! Binigay ni nanay ang dalawang bibingkang tinago niya sa kanyang bulsa. Tumakbo siyang muli habang kumakain ng tigre. Mabilis siyang tumakbo, ngunit mas mabilis pa rin ang tigre at naabutan siya nito. Naubos ko na, pero gutom pa rin ako. Ano pa ang pagkain ang dala mo? Wala na! Wala na ako dalang pagkain! Aba, paano na ang gutom ko? Bigyan mo ako ng pagkain kung ayaw mong ikaw ang kainin ko! Pakiusap! Huwag mo akong kakainin! Hinihintay na ako ng mga anak ko at malamang gutom na rin sila! Hayaan mo na ako makauwi!
kita paalisin. Eh, gutom na gutom pa rin ako. Pagkasabi nito, nilusog ng tigre ang nanay, nilagay sa kanyang bibig at tuluyan ng kinain. Samantala, nakaupo sa tabi ng lutuan ang dalawang magkapatid habang naghihintay sa kanilang nanay. Pinapanood nila ang mga kastanyas na naluluto sa pulang apoy. Bigla na lamang, may narinig silang kakaibang boses. Oh, mga anak! Buksan niyo itong pinto! Kuya! Andito na si nanay! Yehey! Teka, sandali! Hindi yan boses ni nanay! Ibang tao yan! Mukhang hindi maganda ang kutob ko rito ah! Nanay! Patingin po ng mga kamay mo! At bubuksan namin ang pinto kapag sigurado na kami! Ngunit hindi si nanay ang kumakatok sa pinto, kundi ang tigre. Aba, matalino itong batang to, pero mas matalino pa rin ako. Tinignan ng tigre ang kanyang palad at may bakas pa ito ng bibingka. Pinakita niya ito sa butas ng pinto. Naniwala ang magkapatid at binuksan ang pinto. Ngunit laking gulat nila na makita ang tigre sa labas nito. Wala nang tutulong sa inyo sa oras na ito. Kuya, ano nang gagawin natin ngayon? Mag-iisip ako. Malusog kayong mga bata. Siguro kasing sarap kayo ng nanay niyo. Ah? Kinain mo ang nanay namin? Tumahimik ka. Kakainin ko na kayong dalawa. Gutom na ako. Teka. Sino sa inyo ang gustong mauna? Ikaw o ikaw? Matapos mag-isip, tinuro ng tigre ang batang babae. Labis na natakot ang kanyang kuya. Kaya nag-isip siya at sinabi, Akala mo masarap kaming kainin? Pero meron akong alam na siguradong mas magugustuhan mo. Ano yun? Nakatikim ka na ba ng kastanyas? Kastanyas? Ano yun? Ang kastanyas ay isa sa pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Nakakagulat na hindi mo pa ito natitikman. Akin na yan. Gusto kong kumain ng kastanyas. Oo ba? Napakasarap nito. Malilamnam at talaga namang katakam-takam. Ito, pinagluto ka namin ng marami. Nasabik ang tigre nang makita ang kastanyas na nasa lutuan. Tumindi ang kanyang gutom sa kanyang nakita. Nilapat niya ang kanyang bibig sa mainit na lutuan at napaso siya nito. Sumigaw siya ng sumigaw, pero walang tumutulong sa kanya. Ang init! Tulong! Tulungan niyo ako! Narusunog ang tila ko! Masakit! Tulong! Tulong! Napahamak ang tigre dahil sa kanyang kasakiman. Nasunog ang kanyang bibig at kamay. Sinamantala ng magkapatid ang pagkakataon upang tuluyang makatakas mula sa tigre. Tumakbo sila sa likod bahay at umakyat sa isang puno. Ilang saglit pa, lumabas na ang tigre. Hinahanap niya ang dalawang bata. Kuya, gano'ng katagal dapat tayo dito sa taas ng puno? Baka mahuli rin niya tayo at kainin. Huwag kang mag-alala. Dito lang muna tayo. Pero kuya, natatakot ako. Kakainin tayong dalawa ng tigre. Kaya huwag kang maingay para hindi niya tayo marinig at mahuli. Kaya tahimik silang nanatili sa puno. Galit na galit ang tigre dahil niloko siya ng dalawang bata at napaso pa ang kanyang bibig. Hinanap niya ang magkapatid sa lahat ng sulok sa loob at labas ng kanilang bahay. Saan kaya sila nagpunta? Malamang nagtatago lang sila dito. Hindi sila makakapaglakbay sa dilim. Hahanapin ko sila at kakainin. Sa kanyang paglalakad, nakita ng tigre ang refleksyon ng dalawang bata sa balon. Andyan lang pala kayo. Sabi ko na nga ba at mahahanap ko rin kayo. Umanda kayo sa akin. Hindi alam ng tigre na refleksyon lamang ng mga bata ang nakita niya. Tumalon siya sa balon. Nang mahulog siya sa tubig, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Mga tusong bata, naloko niyo na naman ako. Dalawang beses na. Una, pinaso niyo ang aking bibig. Ngayon naman, nilunod niyo ako. Hindi ko ito palalagpasin. Magbabayad kayo. Palabasin niyo ako dito!
Pero tinawanan lang siya ng magkapatid. May nakitang lubid ang tigre sa loob ng balon. Hinawakan niya ito at nakaahon mula sa tubig. Pumunta siya sa puno kung saan nagtatago ang magkapatid. Sinubukan niyang umakyat sa puno, ngunit madulas ito, kaya hindi siya nakaakyat. Mga bata, sabihin niyo sa akin kung paano umakyat yan. Hindi! Di ko sasabihin sa'yo! Kapag sinabi mo kung paano umakyat, pangako, hindi ko kayo kakainin. Ginamit namin yung palakol para makaakyat ng puno. Naku, bakit mo sinabi sa kanya? Hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Tama kang bata ka, kaya magtago na kayo. Dahil aakyat na ako at kakainin ko kayo. Nakita ng tigre ang isang palakol at nagsimula siyang umakyat sa puno. Natakot ang dalawang magkapatid. Kaya nagdasal ang batang lalaki. Panginoon, bigyan niyo po kami ng matibay na lubid kung kagustuhan niyong mabuhay kami. O isang marupok na lubid kung dapat na kaming mamatay. Panginoon, tulungan niyo po kami! Ah, kuya, tingnan mo! May lubid! Salamat po, Panginoon! Salamat po! Inabot ng magkapatid ang lubid at hinila sila nito paakyat sa langit. Pagdating ng tigre sa puno, nakita niyang lumipad ang dalawang bata, kaya lalo siyang nagalit. Dapat ba magdasal din ako? Ay nako, sige na nga. Gusto ko nang kainin ang magkapatid na yon. Panginoon, bigyan mo ako ng lubid para magawa ko ang gusto ko. O marupok na lubid kung dapat ako mamatay. At dumating nga ang lubid. Masayang kumapit dito ang tigre. Inakyat siya ng lubid papunta sa langit, ngunit hindi rin ito nagtagal. Sa kanyang paglipad, nakita ng tigre na marupok ang lubid. Unti-unti itong naputol at nahulog ang tigre sa kanyang kamatayan. Patuloy naman sa pag-akyat sa langit ang magkapatid. Pinasbasan sila ng Diyos upang maging araw at buwan. Para magbigay ng ilaw sa bawat araw at gabi.